Papuri sa Diyos Ama, Hari ng Sangkalupaan, gayon din sa Espiritu Santo, karapat-dapat sa lahat ng papuri. Purihin at ipagdangal ang Poon magpakailanman. Papuri sa bugtong na anak, ipinanganak ng Birheng Mahal para sa kaligtasan ng lahat. Purihin at ipagdangal ang Poon magpakailanman. Papuri sa Espiritong Banal, gabay ng simbahan, tungo sa kaganapan ng katotohanan. Purihin at ipagdangal ang Poon magpakailanman. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya na may lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyan kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
ating awitin ang Tantum Ergo. Tantum Ergo Sacramentum Veneremur Celui et Anticum Documentum Novo Cedatri Tui Prestet Fides Supplementum Sensu celu prestitis tieis omni delectamentum in se habente oremus Deus qui nobis sub sacramentum mirabili passionis tui memoriam reliquisti tribuae quas sumus ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis iugiter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang santong ngalan. Purihin ang kanyang santong ngalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso.
purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa Santisimo Sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa Santisimo Sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santisima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santisima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa kanya. Purihin ang malhating pag-akyat kay Maria, kaluluwa at katawan. Purihin ang malawalhating pag-akyat kay Maria, kaluluwa at katawan. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at kanyang mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at kanyang mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanks tayo po ay lumuhod. Panalangin kay San Jose.
ako tagapangalaga ng manunugos at esposo ng mahal na Birheng Maria. Sa iyo ipinagkatiwala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Sa iyo inilaan ni Maria ang kanyang pagtitiwala at kasama mo nagkatawang tao si Kristo. O pinagpalang Jose, ipakita mo rin sa amin na ikaw ay ama at akayin kami sa landas ng buhay. Ipagkamit kami ng biyaya, awa at lakas at ipagadya kami sa lahat ng masama. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat na sumusunod sa live streaming ng pagdiriwang ng Banal na Misa mula dito sa Katedral at Parokya ni San Pablo Unang Ermitanyo, lungsod ng San Pablo, Lalawigan ng Laguna, dito sa Pilipinas. Ngayon po ay araw ng Lunes sa 19 na linggo ng karaniwang panahon. Kaisa ng intensyon ng ating Santo Papa Francisco, ng ating Lingkod Obispo Buenaventura M. Pamadico at ng ating mga lingkod pari dito sa Katedral sa Banal na Misa na ngayong ipagdiriwang. Lahat ng mga medical services frontliners, lahat ng mga church ministers frontliners, lahat ng mga miyembro ng kaakbay-lakbay ng Katedral o KLK kasama ang kanilang mga pamilya. Lahat ng benefactors of Alay kay San Pablo 2020 at mga misang pasasalamat. Ani makandila. Ani makandila. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ko alam. Ani parang.
Uwi. Napunta ng light. Banyo, hindi ko banyo. Hindi pinapit yung bandera. Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Iniaalay ko ang misang ito bilang pasasalamat sa Diyos sa pagkakaloob niya sa akin ng orden sa pagkapari 5 taon na ang nakararaan. Samahan ninyo ako sa pasasalamat na ito at pananalangin sa Diyos para sa ating mga kahilingan, lalo't higit para sa pagkagalingan ng mga may sakit at lalo't higit ang mga dinapuan ng nakamamatay na COVID-19. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaawaan
papuri sa Diyos sa kaitaasan. Dinarangal ka namin.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang banal na Diyos na sa aki humirang upang sa pagkapari ni Kristo ako'y makatambal kailanman at bagaman di marapat, ako ay makahanay sa nagdilingkod sa iyong sambayanan. Ipagkaloob mong ako'y makapagturo ng mabuting balita sa tanan ng may kasipagan at kapakumbabaan at makaganap sa paghahay ng banal na pakikinabang ng may tapat na kalooban sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, Bayang Israel, ito ang nais sa inyo ng Panginoon. Magkaroon kayo ng takot sa Kanya. Lumakad sa Kanyang mga daan. Ibigin siya paglingkuran ng buong puso't kaluluwa at sundin ang Kanyang kautusan at mga tuntunin. Ito naman ay sa ikabubuti rin ninyo. Isipin na lang ninyo na sa langit, ang daigdig at ang lahat ng narito ay sa Panginoon. Ngunit sa laki ng pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, kayong lahi nila ay pinili niya sa gitna ng maraming bansa. Kaya nga, buksan ninyo ang inyong mga puso at alisin ninyo ang katigasan ng inyong mga ulo. Pagkat ang Panginoon ay Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, makapangyarihan at kakilakilabot, pantay-pantay ang tingin niya sa mga tao at hindi napasusuhol. Iginagawad niya ang katarungan sa mga ulila at balo. Nilulukuban niya ng pagmamahal ang mga taga-ibang bayan at binibigyan ng kanilang pangangailangan. Ibigin ninyo ang mga taga-ibang bayan pagkat kayo may naging taga-ibang bayan sa Ehipto. Magkaroon kayo ng takot sa Panginoon. Paglingkuran ninyo siya. Huwag kayong hihiwalay sa Kanya at ipahayag ninyo ang Kanyang pangalan. Siya lamang ang dapat ninyong pag-ukulan ng pagpupuri. Siya ang inyong Diyos, ang gumawa ng maraming at kakilakilabot na mga bagay na inyong nasaksihan. 70 lamang ang inyong mga ninuno nang pumunta sila sa Ehipto, ngunit ngayon marami na kayo, sindami ng bituin sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo'y ay siya rin ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin, ang tuntuning mga aral
ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Tayo'y tinawag ng Diyos upang magningning ng lubos sa aral ni Kristo Jesus. Alleluia! 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 Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon nang nagkakatipon sa Galilea sina Jesus at ang mga alagad, sinabi niya sa kanila, "Ang anak ng tao ay ipagkakalulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw, at sila'y lubhang nagdalamhati." Pagdating nila sa Kapernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo. Tinanong siya, "Nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang inyong guro?" "Opo," sagot ni Pedro. At nang dumating siya sa bahay, tinanong na siya agad ni Jesus, "Ano ba ang palagay mo, Simon? Kanino sumisingil ng bayad sa lisensya o buwis ang mga hari sa lupa? Sa mga mamamayan ba o sa mga dayuhan?" "Sa mga dayuhan po," tugon niya. Sinabi ni Jesus, "Kung gayon, hindi pinababayad ang mga mamamayan. Gayunman, para wala silang masabi sa atin, pumaroon ka sa lawa at ihagis mo ang kawil. Kunin mo ang unang isdang mahuhuli. Ibuka mo ang bibig nito at may makikita kang isang salaping pilak. Kunin mo ito at ibayad sa buwis nating dalawa." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang pinagpalang hapon po sa ating mga kapatid na sumusubaybay sa atin sa banal na pagdiriwang na ito through FB live streaming. Magandang hapon din po, Ren. Ang mabuting balita sa araw na ito ay pagpapatuloy ng kabanata na kung saan ang ating Panginoong Hesukristo ay nagbagong anyo kasama ang mga alagad sa bundok Tabor, na kung saan ang Panginoong Hesukristo ay nakita ng mga apostol na nagliwanag sa bundok, at kung saan ay ipinahayag din ng Panginoong Hesukristo ang kanyang daranasin sa kamay ng mga tao at ng kanyang kamatayan. Ngayon sa huling bahagi ng kabanata ng 17 ng ebanghelyong ito ni San Mateo ay napakinggan natin ang isa na namang himala na ginawa ng Panginoong Jesus upang bigyan ng pag-asa at palakasin muli ang loob ni Pedro. Kung tayo po ay nasa kalalagayan ni Pedro nung araw na iyon na kung saan siya ay lugmok na lugmok sa kanyang narinig sa sasapiti ng Panginoon, ay marahil maaring nasa pagkakataon siya na kung saan ay malaki ang kanyang problema
sa kanyang sarili at kanyang sasapitin kapag humantong na ang Panginoon sa pag-aalay ng kanyang sarili sa krus at para sa kaligtasan ng lahat. Marahil sa pagkakataon ding iyon na kung saan inutusan ng Panginoon si Pedro na pumalaot sa lawa at ihagis ang lambas para manguha ng isda, at ang mahuling isda ay makakakuha siya ng isang pilak doon na gagawin nilang pambayad sa kanilang upa. Marahil kayo rin ay matutuwa at mahamamangha sa ginawang ito ng Panginoong Hesus sa buhay ni San Pedro, sapagkat nabuhayan muli si Pedro sa ginawa ng Panginoon na ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay hindi nagpapabaya, ang Diyos ay kayang gawin ang lahat. At ganito ang ipinapahayag sa ating unang pagbasa na kung saan ipinahayag ni Moises ang katangian ng Panginoon. Sinabi roon na ang Diyos ng bayang Israel ay makapangyarihan, at ang nais ng Diyos na ito ay magtiwala tayo sa Kanya, lumakad sa daan ng landas na Kanyang kalooban, ibigin siya at paglingkuran ng buong puso at kaluluwa, sapagkat ang mga taong naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos, naniniwala sa kakayanan ng Diyos, ay magkakaloob ng labis-labis na biyaya, kagaya ng ginawa sa bayan ng Israel na kung saan pinarami sila na parang mga bituin sa langit. Kung papaano ang angkan ng Israel ay pinadami na kasing dami ng bituin sa langit, ay ganoon din ang nais iparating sa atin ng Panginoon sa ating buhay, sa ating mabuting balitang ito. Magtiwala tayo sa Panginoon at huwag tayong magpasailalim sa mga problema at pagsubok na ating pinagdadaanan. Alam natin na tayo ay parang litong-lito na at pagod na sa mga nangyayari sa paligid, parang paulit-ulit na lamang. Pabalik-balik tayo sa sitwasyon na kung saan humahantong tayo sa yugto na parang sumusuko na tayo, sa yugto na parang hindi na natin kaya. Ngunit pinapaalala sa atin ng mabuting balita sa katauhan ni San Pedro na tayo man ay nagkakaroon ng problema, tayo man ay dumaraan sa matinding pagsubok, ay nariyan ang himala ng Panginoon. Nariyan ang Diyos ay patuloy na kumikilos upang patatagin ang ating kalooban, upang bigyan muli tayo ng panibagong pag-asa. Ang kailangan lang natin ay ang buong pagtitiwala at patuloy na mamangha sa gawa ng Panginoon. Sa yugtong ito, atin din pong pinagdiriwang ang 5th anibersaryo ng pagkapari ng ating katuwang na lingkod pari sa katedral. At sa 5 unang taon ng mga pari, ito po yung panahon na kung saan susubukin ang kanilang bokasyon na ibinigay ng Panginoon. Ang sabi nila, ito ang pinaka-crucial in the first 5 years of the priest, sapagkat maraming pagsubok ang dumaraan sa mga buhay na mga bagong orden. Maaaring nariyan ang tukso sa kapangyarihan, nariyan ang tukso sa kayamanan,
nariyan ang tukso sa kasikatan. Ngunit ganun pa man, dumaraan man sa pagsubok ang bawat pari, nariyan ang Panginoon na tumutulong sa bawat isa sa mga pari na patatagin sila at tumulad sa buhay ni San Pedro na kung saan dumaan man siya sa pagsubok ay ang Diyos ay patuloy na gumagawa ng himala sa buhay ng pari upang palakasin ang loob at kalooban ng mga pari. Kaya sa araw na ito ay ipagdasal natin ang mga pari na nahihirapan, ang mga pari na dumaraan sa mga pagsubok, ang mga paring nalulumbay, may sakit at yaong nasa bingit ng kamatayan, sapagkat sila ay nag-alay ng sarili hindi para sa kanilang sariling kagustuhan. Nag-alay sila ng sarili para sa iba at para sa simbahan. At ito sana ang makita natin sa biyaya ng buhay ng mga pari. Makita natin na sila ay kinauawaan rin ng Diyos, na sila rin ay mga tao na katulad natin. Bagamat pinili sa mga tao na nabibilang sa sambayanan, sila ay tumugon sa Panginoon upang maglingkod sa kawa ng Diyos. Kaya sa ating banal na pagdiriwang na ito, isama natin sa ating mga panalangin ang mga pari. Isama natin sila at huwag kalilimutan na ipagdasal, sapagkat sila ay pinili ng Diyos para maging gabay natin, para maging katuwang natin sa buhay pananampalataya. Amen. Sa ating kahinaan at pangangailangan, dumulog tayo sa Diyos na ating dapat sundin at paglingkuran, sapagkat Siya ang pinagmumula ng lahat ng kapangyarihan sa sandaigdigan. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Ama, mamuhay nawa kami sa Espiritu ng iyong anak. Ama, mamuhay nawa kami sa Espiritu ng iyong anak. Ang simbahan saan mang dako ng daigdig, naway walang takot na magpahayag ng pinahahalagahang katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, mamuhay nawa kami sa Espiritu ng iyong anak. Ang lahat ng tao naway makabahagi ng tama sa mga material at espiritual na bagay ng daigdig, at ang mga organisasyong sibiko at estado naway makatulong sa pagtatanggol sa mga mahihina at mga mahihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, mamuhay nawa kami sa Espiritu ng iyong anak. Ang lahat ng mamamayan naway magkaroon ng malakas na kamulatan sa sibikong tungkulin at maging aktibo sila na makilahok tungo sa pangkalahatang kabutihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, mamuhay nawa kami sa Espiritu ng iyong anak. Tayo naway maging mga daan ng pag-ibig at kalinga ni Kristo para sa mga may sakit at mga nagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, mamuhay nawa kami sa Espiritu ng iyong anak. Ang mga yumao naway magkaroon ng kasiyahan sa kaharian ng kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, mamuhay nawa kami sa Espiritu ng iyong anak. Ama ng awa,
dapat na gamitin ang lahat ng talento sa lupa para sa pagsusulong ng paghahari ng iyong katarungan, kapayapaan at pagkakapatiran ng iyong bayan. Sa pamagitan ng aming bukas loob na pagsuporta, naway maging instrumento kami ng pagtatatag ng iyong kaharian dito sa lupa. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Hanap namin sa iyo, Ama, ang pinapayatanap na ito, handog ng bayang umaas at sumasambat at mamahal sa iyo. Manalangin kayo mga kapatido pa ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga bahay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapag-iibayo ng paglilingkod namin sa iyo, iniahain namin ang mga alay na ito, upang ang ipinagkaloob mo sa kabila ng kaabahan ko ay buong pagkamawaing maituguyod mo sa pamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Sa paglukob ng Espiritu Santo, ang iyong anak ay naging lingkod mo upang maihain ang bagong tipang walang hanggan at ang pagganap nito'y mapa sa iyong sambayanan. Itinatampok niya kaming sambayanan mo upang kami makapaglingkod sa iyo. Ipinamana niya ang kanyang ginampanan sa mga hinirang at pinatungan ng mga kamay. Sa pagsasalo sa huling hapunan, ang paghahain ng anak mong muling nabuhay ay pinangunguluhan ng mga hinirang para magmalasakit sa iyong angkang dinudulutan ng salita mo't pagkaing bumubuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga upo, napuno ang langit at lupa ng kalangitan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana,
manaming banal, dapat kang purihin ang tanang kinapal, sapagkat sa pamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesukristo, at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, may handog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasama naming pakabanalihin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalan sa iyo. Ito naway maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo na nagutos si pagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulusiya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming pinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at pagbabalik sa atas para kayaan sa lahat. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat, ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahain ito.
Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kami magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaisa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, kaisa ni San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol, mga martir, at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispo, Bonaventura, ng tanang mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian na mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-sama magtatamasa ng iyong paningningang walang maliw sapagkat aming masisilayan ng iyong kagandahan sa pamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin
aming kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalan daw ako ng katawan ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Katawan ni Kristo. Amen. Kung saan may pagmamahalan, ay naroon ang Diyos. Kung saan man nananahan ang pag-ibig, ay naroon. Isa
para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ng iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingab sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod, at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Dingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Panalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Pablo Unang Ermitan, ipanalangin mo kami. Panalangin kay San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay kanawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpuin nawa siya ng Diyos na ipinagmamakaawa namin sa iyo. At ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahama sa mga kaluluwa. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsamba sa ngalan mo ay utang na loob kong tinatanaw ang pagkakaloob mo sa akin ng pagkaparing banal, kaya't sa pagganap sa paghahaing ipinagdiwang, ang iyon nawang abang lingkod ay maging katambal ng inialay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay naialay na, umayo kayong taglayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.
katungkulan at pananagutan na ang kapwa'y akayin kay Kristong butihin. 500 years of jubilee, 500